Hi mga mamsies, ayan, panibago na namang video. Ayan yung container na gagamitin ko. Sorry, use lang yan mga mamsies. And then, unahin ko tong dinner kasi magdi-dinner pa dito si Le Chef bago umalis papunta ng Batangas. So, ayan, naglagay lang ako ng pinritong talong. Ayan siya. So, yan yung first layer pa lang yung ginawa ko kasi nire-ready ko pa yung second layer pero hindi ko na siya na-videohan. And then, inisprinkalan ko lang siya ng fried garlic. Ayan, para may gulay. Kasi si Chef more on gulay yun. Mahilig siya talaga sa gulay. And then, after nyan, nagluto ako ng beefsteak Tagalog. Ayan. So, yan yung dinner namin. So, yan din yung magiging dinner nila. Ayan. So, kakainin naman nila yan. And then, nilagyan ko lang siya ng toppings ng fresh onion. Kasi favorite din ni Chef na merong onions na hilaw. Ayan. So, nilagyan ko siya. And then, lalagyan ko rin siya syempre ng dessert. Ayan. So, nagkumuha lang din ako ng KitKat sa ref. And, ayun. Lalagyan natin yung container na yan para at least kahit pa paano meron silang pang sugar rush. Para magising-gising sila kasi ang biyahe nila is gabi. So, ayan na siya. Natapos ko na yung for dinner. Ayan. Tapos, next naman, syempre, the next day, ayan, pinrepair ko naman sa kanila is yung breakfast. Ayan. So, ganun pa rin yung kinuha. Kumuha lang ako ng container. Ayan. Hindi ko tinatapon yung mga ganyan kasi nga, mamsis, binabayaran po yan. Every time na magte-take out po kayo sa mga fast food, may bayad po yan. Nasa 30 pesos. Ganun. Sayang naman. So, ito yung magiging breakfast naman nila. And actually, nag-ano lang ako, market basket lang ako kung ano lang yung available dito sa ref namin. Eh, yun lang yung babaunin nila kasi nga wala rin akong time. And last minute lang din to. So, una is yung chicken nuggets. Sobrang favorite ko yan. And favorite din ng pamangkin ko yan since nung pinatikim ko siya niyan. Ayan. Tapos, naglalagay lang ako sa ref niyan lagi kasi nga kapag nagugutom ako and tamad ako magluto, okay na sa akin yung ganyang chicken nuggets. So, nagluto ako para sa kanila and then, syempre, nagluto din ako ng hotdog. So, lagi rin ako merong hotdog sa ref. Ayan, kasi pang madalian yan. So, nilagyan natin sila ng hotdogs dyan para optional kung anong gusto nilang kainin, diba? Chicken nuggets, hot dog, and then next is fried shawmai. Ayan, yung fried shawmai naman is lagi din ako nag-i-stock sa ref namin yan kasi nga, yan naman yung kinakain ko pag nagugutom ako ng midnight. Ayan, yan yung madaling lutuin. Tapos meron ka lang chili sauce, chili garlic sauce, sobrang busog ka na talaga. Ayan, so niready ko rin yan and sakto din yan sa kanila kung yan lang din yung gusto nilang kainin sa breakfast. Tapos, nilagyan ko lang din yan na garlic, fried garlic. Ayan, tapos naglagay din ako ng hard boiled egg. Ayan, so ayan yung fried garlic. Tapos, yung egg pala, hard-boiled yan. Tinanggal ko na rin yung eggshell para hindi na sila magtatanggal-tanggal doon kasi didikit yan sa pinaka-egg kapag hindi nyo pa binanatan. Ayan, naglagay rin ako ng calamansi and in-slice ko na yan para if ever na gusto nilang may calamansi. Then, ayan, dalawa yung egg na nilagay ko per pack. Tapos, meron din akong bread dito. Lagi ako may bread na ganyan. Tinanggal ko lang yung gilid para marami akong malagay na breads. Ayan. Siguro mga, ano yan, 4 pieces na bread. Ayan. Tapos tinanggal ko yung gilid para magkasya. Ayan siya. So, wala silang rice kasi nga mabigat na yung hard-boiled egg pag breakfast.
Ayan. And then, syempre, ako lang din ba, or kayo din, na nagtatabi kayo ng mga ganyang sachet or pockets ng mga fast food, kasi magagamit nyo rin yan. Ayan, katulad nyan, may ketchup, may toyo mansi, and hot sauce. So, bahala na sila kung ano yung gagamitin nila dyan. Pero, pag si chef kasi, talagang ubus yan sa kanya lahat. Eh, lahat ng pinapako sa kanya, ubus niya talaga yan. Hindi talaga siya nagtitira. And then, ayun. So, ayan yung kanilang breakfast. And hindi ako naglagay ng dessert. Dahil, breakfast. Ayun. Then, next is, ito naman yung kanilang lunch. Kasi nga, tawag dito, dun pa rin sila ng lunch. And, hindi ako nag-prepare ng food na madaling mapanis. Kasi nga, baka hindi nila makain. Ayan. So, na yan, steam okra. Ayan. Yung maliliit lang yung nilagay ko. And, lagi din ako meron sa ref niyan dahil favorite din na chef yan. Ako, hindi ako mahilig sa okra, lalo na pag steam, boiled, or nasa sinigang, hindi ako mahilig dun kasi anything na slimy, hindi ako mahilig. Pero pag fried yan, okay lang sa akin yung okra. And then, ayan, nag-fried pork chop ako. Ayan, tig-dalawang peraso sila para in case na hindi nila maubos, pwede nila pakain dun sa iba. Diba, pwede nila ibigay yung ibang pork chop. Ayan. So, dalawa din yan per lunch pack. Ayan. Tapos, naglagay rin ako ng, syempre, ng famous bagoong ni paring Marco. Ayan. Parati rin akong may stock niyan sa ref. Dahil, sobrang sarap niyan, mga mamsies. And every time talaga na magluluto si paring Marco niya, nag-order din talaga ako ng madami para nasa ref lang siya. And then, nag-fried tofu din ako or tokwa. Ayan. Para optional din. Siyempre, healthy-healthy kahit papano. Ayan. Naglagay ako ng tokwa dyan sa ref. Favorite din ni chef yan. Kaya every time na merong dumadaan na taho dito, nagbibenta ng taho, bumibili siya ng tokwa. Ayan. Just nasa ref lang din yan. Kasi nga, gustong-gusto niya yan eh. Every time na merong fresh na gawa. Ayan, umu-order siya talaga. And ano pa? Yun, tapos maglalagay lang din ako ng dessert na chocolate. Ayan, so meron tayong chocolate bar dyan. Ayan, kasi kailangan nila ng sugar rush. Lalo nang may event sila. So, kailangan meron silang something na matamis. And pantanggal din ng umay. So, Meiji milk chocolate yan. Ayan. So, nilagay ko lang dyan. And, bahala na sila kung paano nila kakainin yan. Kung matunaw yan, problema na nila yun. Sip-sipin na lang nila. Ayan. So, sa chocolate naman, si chef naman, mahilig din siya sa chocolate. And, si Kiko. Kaya, yun din yung nilalagay ko. And, lagi lang kami, parati kaming may chocolate sa ref. Dahil, yun nga, mabigay and pasalubong and mga padala ganun, kaya palagi kami may chocolate. And then next, after lunch, syempre magmemeryenda yung mga yan. Ito naman yung niready kong merienda. So ito naman yung mga cookies is from Saudi yan. So binigay naman yan sa akin ni kapatid Helen. Ayan. So para naman makain, and binaon ko na rin sa kanila. Ayan. So, mabubusog na sila niyan. Pwede na nilang kainin yan every time na magugutom sila. Kasi nga, baka walang pagkain doon and mahilo sila sa gutom or sa init. Ayan. Tapos, naglagay lang din ako ng saging na saba na nilaga. Favorite din ni chef yan and ni mama. So, ayan na ang aking pack snack ng merienda. Ayan. So, ayan na lahat yung mga na-prepare ko. And, wala nang dinner dahil uuwi na sila niyan after ng merienda. Ayan.
Tapos ito nga pala yung wooden storage box ko na aesthetic. So dyan ko na lang ilalagay yung mga pack na food or food pack. Ayan. And sobrang organized lang ng ginawa ko para hindi naman sila mahirapan kung ano yung hahanapin nilang pagkain. Ayan. Kasi kapag kasama ako sa event, hindi talaga nagugutom yung asawa ko. Pero since hindi ako kasama, ginawa ko na lang din siya. Kasi kawawa naman, pag hindi ako kasama sa mga event niya, lagi siyang nagugutuman, sabi niya sa akin. Kaya ayan, ginawa ko na lang din siya kasi kawawa naman dahil overnight yun. And hindi ako makakasama dahil baka umulan and katatapos lang din ang vaccine ni baby. Baka kasi lagnat din siya. So, ayan na, dumating na sila after ng SMX event nila. And dito na sila kumain sa bahay nung dinner na pinak ko. And sobrang sarap na sarap, sobrang busog na busog. At taob talaga yung pin-repair kong food. So, ayan lang. Thank you for watching. Bye!